Tanghali ka na, nahuli ka na. Wala kang kumpra ngayon. Aroya! Mag-ukay ng gabi? Luya. Mag-ukay ako si Bulbo ngayon. Malungkot lang na. Lalo ulan na naman o. Eh may bagyo tayo. Yum. Pagdagdag viewers mo natan. Oo. Hindi ko pa na-upload yung kahapon. Yung nagtiba daw. Yo. Hey, what's up mga kaibigan, mga paps? Ayan. Yo. At sasagutin yung mga katanungan, mga kaibigan. Teka, 1, 2, 3. Yo, mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. At ito, nilista ko na yan para basahin yung mga comment nyo. At sasagutin po ng actual video. Ayun po sila mga kaibigan, mga paps. At ating puntahan mga kaibigan. Ayun. At po sila mga kaibigan, mga paps. Napakubo si Mr. Bernardo Domingo. Ayun. Poser, kumusta ba? Poser, sino may poser? Uling tayo daw. 1, 2, 3, play. Sir Renato Garcia, may katanungan. Tayong bang sagutin yung katanungan nila? Mga viewers na tayo. Hindi lang tayong sasagot yan. Tayong lahat. Sige nga, baka sakaling kaya natin sagutin. Shout out, Sir James. Palkorin, magandang umaga po. Ito po yung katanungan ni Miss Sir James Palkorin, Sir Renato Garcia. Sir, tanong lang, pwede po yan sa papaya ang silik? Ay, yung silik kasi, hindi naman tatamaan yung papaya eh. Dahil malalaki na yung papaya. Inconforme lang sa pag-i-spray, kung papatamaan mo, tataas mo, tatamaan talaga. Hindi rin, maski bakit yung pechero? Pero pagkakaalam ko sa silik, hindi din tatamaan yan. Dahil kasi ang tama niyan sa may mga buko. At saka sa pechay at saka sa sibuyas, hindi naman na ano yung mga gulay natin eh. Hindi naman naapektuhan. Mustasa, hindi rin. Maski anong kanyan, tanim. Tignan mo yung okra ko. Kinala ko ng silik. Hindi naman na ano, bumulas pang lalo. Wala, hindi makaapekto ng gulay yun. So, sunod naman, Sir Renato Garcia, may katanungan tayo. Kay Mr. Rustico Alvarez. Si Sir Jomar Robles, ito. Sir, may tanong lang po ako. Sabi niya, ako yung sinabi ni Mr. Rustico Alvarez na yung bagong sabok tanim na pechay, after 4 days, doon mag-spray ng Ronstar para hindi na raw tumubo ang pechay. Ano? Eh, tutubo. Siyempre, bago ka mag-spray ng Ronstar, nakatubo naman na yung pechay natin. Eh. 4 to 5 days. Naka-butterfly naman na yun eh. At may karugtong yung kanyang katanungan. Ang timpla lang, ang pandun mahalaga. Hindi ba mamamatay ang pechay? Yun ang katanungan ni Sir James Robles. Hindi. Ayun, tanungin natin kay Mr. Paulino. At siya ang sasagot dyan. Ano bang nasasagot mo, Sir Paulino? Ang mga ganyang bagay, isubok na namin yan. Ito. Pagka inumbahan ng Ronstar, sa 4 na araw, hindi humano yan. Sa timpla. No, timpla lang. Timpla magkakatalo. Timpla magkakatalo yan. Kasi, yung... Tsaka hindi mo siya isprayhan ng basang-basa. Patutuin mo muna. Huwag yung maga-maga. Yung 25 liters, isang takip lang ng sito. Ang timpla lang ho yun, matipid lang sa Ronstar. Bakit? Depende rin sa kanila dahil kung tiga saan sila. Dahil kasi sa atin, dito sa Laor, Bungabong, ang uso sa atin, power spray, 25 liters. Pero sa gawing, kung saan man yung lugar nila,
sigurado ang uso pa rin dyan yung mga 16 liters. Oo, oh, mga chargeable ganun. Oo. Oh. Pagka kasi sa 16 oh. liters. Isang takip lang ng tansan, ano? Isang takip ng tansan. Oo, oh, yun lang. Yun lang po ating magandang timplahu yun. Si Sir Sunny naman. Tablada, shout out, magandang maga po. Bossing, ilang araw ang interval ng pag-spray nyo sa insecticide? Yun. Magandang katanungan yan. Eh, Mr. Renato, kayang-kaya natin yan. Wala namang problema sa pag-spray ng pesticide. Eh. Maski araw-araw yan. Kahit araw-araw. Kaya nga lang, titignan din natin kung maganda naman yung petse mo. Maski anong klaseng gulay. O, kahit na hapyaw lang. Ang unang papatayin kasi natin yan, paru-paro. Ayan kasing paru-paro ang nangingitlog yan. Pag nangitlog yan, namisa, uod na yan. Kaya ang, kung wala namang tama, wala namang uod, kahit brudan lang muna. Para yung brudan kasi, o kaya plus, o lanit, malalakas ako niyan sa lumilipad. Ang unang papatayin kasi natin, yung mga paru-paro. Oo. Bago maging itlog. Oo. Maging itlog eh. O kung may uod naman na, ay di, kumanap tayo ng malalakas na lason. Ayun, makapanguod talaga. Oo, magtanong sila sa atin kung anong gusto nilang lason. Dahil subok natin lahat eh, lahat ng pamatay uod eh. Dumadayo pang buwibili sa malalayong lugar man. At saka kung kon man, malapit lang sila dito, o di magsadya sila na, kay Mel. Mel and Melissa. Nire-recommenda ho namin yun. Agri-supply nila, andyan lahat na ang daming gamot dito. Tsaka kay Ma'am Ibilin, hindi sa mito. Ibilin ko sa mito. Tsaka kay Ma'am Susan Bueno. Ayaw. Andyan, ang dami. At saka kay Mr. GB Paraiso. Ayan. Ayan po, mga kaibigan. Apat po yung kwan po dito sa amin. Maraming mga kwan dito, tindang magagandang gamot. So ito, may isa pa. Katanungan kay Mr. Charles Padohinog. Ayaw. Kaibigan, saan makakabili ng malaking plastic at anong pangalan niya? Yung pangbandel ng pechay. Ano ba yung anong magandang bandel? Yung labo. Labo? Labo hindi ah. Bandel ng pechay. Saan daw nakakabili at anong pangalan niya? Maski saan niya, meron yan. Dito sa atin. O sa malalaking tindahan. Maraming klase ng pechay. Merong makunat, merong madaling makunit. Pero ang kalimitan na gamit yung golden top. Ah, makunat yun eh, no? Panyo, isang bandel, isang daan ng kwanon, piraso niya. Kung gusto naman nila, kung malapit lang sila sa kabanatuan, sumadya sila sa sangitan. Ah, yun eh. Mas makakamura sila pagka isang bandel. Ah, bandel-andel kasi. Bus na nga tayo, no? Iba, puro piraso. Siga Mindanao at saka Sabaw. Ay, kung wala. Kung wala raon. Ano ba yung size nun? Hindi ah, basta supot ng pechay. Oo, oh, alam na yun. Alam lang. Sa pangalan lang magkakatalo yan. Meron kasing supot ng pechay na marupok. Kapag bininat, pag sinaltak niya, punit na. Pag kainilak na gano'n, no? Meron naman yung binatin mong hatakin mo ganyan. Pag nabwisit ka, iwain mo na. Kasi puno na, mahirap ng itali pagka yung marupok. Nakukupan siya. Iba yung nabib. Ito mga kaibigan, mga paps, magandang umaga po kay Sir Robert Arrieta. O sir, may katanungan si Sir Robert Arrieta. Ito. Ilang hectares po kapag isa't kalahating kilo lang na sidling, sabog pechay, madami po akong idea na kuha sa pagtanim ng pechay niyo, sir. Maraming salamat po. Ay, yung sabog ko kasi, yung nakuha kahapon, pinapakyaw natin kahapon, ang area nun, 2,500 kilometers. Ilang kilo yun? Isang kilo lang yun. Depende sa pagbitaw ng buto. Kasi kung gusto mong makapal, o di kukulangin talaga. Yung isang kilo doon. Sa 2,500. Kaya kailangan, sakto lang yung pagbitaw mo ng buto, tansyahin mo, huwag kang dadakot ng malaki, yung marami. Kasi pag dinakot mo ng marami yan, lulusot sa kamay mo. Kunti-kunti lang ang dakot para magandang isabot. Kapars ito. Yan. Ito. Oh. Isa't kalahati yan, ang sukat niya, nasa 3,000 yan. Napakyaw kahapon, 40K. 36. Ay, 36 pa. Oo, 36. Oo, 36 yan. Napakyaw po kahapon yan. Mga ilang linggo pa kaya ito? Ay, pwede lang tibayin yan. Kung mga papatas niya ng presyo. Papatas lang ng presyo yan. Sa mga bayad eh, kaparas din natin yung kumita.
1, 2, 3 game. Hey, what's up? Mga kaibigan ha. Shout out pala kay Miss Nico Vlogs. Ito. Ang sabi ni Miss Nico Vlog, nice info pops. Plano ko rin magtanim ng pechay sa farm namin. Mapapakinabangan. Pa-shout out sa po. Miss Nico Vlog. Nico Vlogs. Gusto niya rin daw matuto. Hello po, ayan, Nico Vlogs. Magandang, magandang umaga po, Miss Nico Vlogs. Maraming maraming shout out sa iyo. Hindi, basta sumubaybay lang sa mga kwan at mayinam naman at na maraming sumusubaybay sa atin para yung kaalaman natin may share natin sa kanila. Yung hindi naman tayo perfect lahat ng nalalaman natin pero sa kalaman hindi po kami mag ba-vlog ng kasiraan namin. Tama yun. Ayaw namin masira yung mga tanim ninyo. Gusto naming makatulong. Sa lahat ng katanungan, magtanong lang po kayo at sasagutin po namin lahat yan. At ito naman kay Sir Eliezer Jr. Maka Hikanova. Ayan, ang kanyang katanungan. Wow, ang ganda ng pagka-vlog mo kuya. Marami akong natutunan kuya. Tanong lang po, magkano lahat ng gastos sa 1 hectares na pechay? Kasama na dyan ang mga insecticide, fungicide, herbicide, at buto ng pechay at fertilizer. Magkano lahat ang gastos? Maraming salamat po. Sana mapansin niyo po ako. Sa 1 hectare? Eh, sa 1 kilo. Hindi, sa 1 hectare. 1 hectare kasi. Alam naman natin yung kung kaya, kung ilang puto yung papasok. Mga 7 kilo yun, ano ba? 6 lang yun. Makapal na yung 7. 6. 6. 6 na kilo. Sa 6, sabi mo ng 6,000 na yun. Oh, yung buto. Buto. Oh. Mga sa 40 kipataas yan dahil lahat ng bilihin ngayon katataas naman patabay. Patabay 1.8 na. Oh, depende rin sa kung pechay kung yung dating, mabulas siya. Mabulas. Oh, katapos si ala naman siyang insekto. And then, makakatipid ka ron. And then, sa karamihan nagastos natin doon nasa 40 siguro yung ganun. Pero aabot talaga aabot sa 40. Sa 40 kasi nga lahat pa lang kasi ibibilin mo siya. Basal pa, basal pa lang. Tipid siya, di ba? Lahat yan bibilin. Kaya lang nakakatipid tayo at tayo nga marami tayong mga tira-tira. Tira-tira. Buto. Mga lason. Ulyar. Yun nakakatipid na tayo dahil pero may stock na tayo. Yun? Pero kung babasal ka talaga. Talagang pag 40. Sa 40 pataas. 40. Pero yung isang hektarya mo na yun. Yung sa akin dyan yung 2 kilo ko lang mabot na ng 20 yung naubos ko. Pero yung 40 na yung napuhunan mo sa isang hektarya, pag yun natsambahan mo ng presyo. Ay talaga naman. Big time ka na daw, boss. Makakaulam na mga masarap na pinapaita. Ayun, ito sir. Tinatanong nila kung magkano ang gastos ni Mr. Hernan Valdez sa kanyang. Walang yan. Ang alam ko dyan, dahil naikwito niya sa akin, dahil marami siyang tira-tira nga yung topic niya natin kanina, lason, tsaka pataba, may mga kalakala at isang pataba, nasa 6,000 lang daw yan. 6,000? Oo. Ito yung napag yung 30. Kumita na lang 30 yan, 30 yan. 6,000 na yun, hindi kasali yung mga tira niyang pataba, yung niyang lason. Yun lang ang naman niya doon. Kapares yung tinibak kahapon yung mustasa ko, tsaka pechay. Ang naging gastos ko ron dahil nga, tira kong buto. Oo. Buto ng mustasa, tira ko lang yun. Tapos yung sobrang konting pechay. Ang naging gastos ko lang yun, 3,000. Sa pataba lang. Pataba lang. Pataba lang. Pataba lang. Kasi may laso na tayo. Kunti-kunti lang naman kasi. Garden-garden lang kumbaga. Ito naman mga sir, sunod. Shoutout po sa bikers. Ayan, bike tayo. Ayan, comment kagabi. Napanood niya yung vlog natin nung kumain tayo sa bahay nila. Sabi niya, masarap pa din talaga ang lutong bahay. Now palang makaka-watch, pops, ride, safe, sayo, idol. Pa-shoutout po, next video mo, idol, bike tayo. Ayan po yung kanyang YouTube channel. Shoutout mo yung pangalan niya. Magandang umaga po, bike tayo. Ayan, bikers po yan, sumusuporta. Hindi, kung may pagkakataon sila na maglibot dito, biker sila. Talagang welcome naman po kayo dito. Mag-iisda tayo. Mga sir. Lilibot namin kayo dito. Tapos kain tayo sa Pispan, ganoon. Dito sa bukid. Ayan. Gusto nyo sa bundok. At sunod naman kay Sir Luis Maniquez. Ayan, nagtanong po siya, mga sir.
paubos na ba ang pechay dyan sa inyo at karamihan ngayon pa lang sa inyo magtanim sa Gabal daw? Ay, kasi dito, hindi mauubos ang pechay. Ang sunod-sunod kasi yan. Hanggang sa gusto natin, sa ating magugulay, gusto din naman natin kumita. Sa palaran lang yan. Dito nga. Namamana lang tayo sa dilim. May sibuyas, nagtatanim ng sibuyas, may nagsasabog ng pechay. Diretso kasi sa atin yan, pechay na yan. Nakagawian na nating tanim yan. Ang gulay, walang hinto yan. Tapat-tapat lang, ika nga. Kung matapatan mo yung magandang presyo, swerte mo. Ay, kung matapat ka sa mababa, ay, swerte mo pa rin at may pechay ka. Pang-ulam-ulam. Kahit papano, kahit mababa. Next. Pero ang pechay, mabibili yan. Kahit na mura. Kay Ma'am Kinsa Gabor de la Cruz. Shout out po, magandang umaga. Saka kay Ma'am Ninet. Hi, Ma'am Ninet. At saka kay... Sir Martin Punsala. Sir Martin, sa kanya may bahay. At saka kay Kwan, kay... Ma'am Maris. Kay Ma'am Maris. Ayun. Tsaka yung mga kanyang mga tindera, no? Okay. 3. Game. Sir, magandang umaga. Tigasan mo sito, mga sir. Ah, sige. Kay Sil, ay Ace Paul. Ayan, magandang umaga po. Ayan. Pops, anong pulyar ang gamit nyo sa kamatis, Mr. Rustico Alvarez? Walang naman yung ginagamit ko dito, yung cabrio top. Masasagot ng mabuti ang katanungan ninyo. Andito yung eksperto sa kanan. Pakita mo yung ating kamatis. Munting kamatis dyan. Dito sila. Cabrio top. Saka ano, yung agrowheel lang ginagamit ko dyan. Dahil bihira naman ako maggamit. Tangkulan naman na. Cabrio top lang. Saka yung daitin. Daitin. Yun lang naman. Hello. Pagkatagulan. At saka yung isprang ko din ng ano, pagpabulaklak yung... Dito yung... kami sa pakod. Crap gayan. Yun lang naman eh. Mahirap naman i-timing at lagi naman ulan ng ulan. Mahirap magpalusot. Pero ganun pa man i-resulta ng buhay. Maganda naman oh. Kapit yung top lang. Inapanood ko lang din sa YouTube. Last na katanungan. Ni Sir Susimo Simbulan. Tigalikab Nueva Ecija. Kung arawan daw ang labanan ng mga mananim dito. Arawan. Magkano na arawan na? 250. 250 ng arawan ngayon dito eh. Bihira ang pakyawan ngayon. Sa bagay, nauuso na yung package nila, no? Kumbaga sa tanim. Tanim ng sibuyas. Pati buno, tanim ng leon. Isang kilo. 10K ba? Siklong, ganun eh. Sa isang kilong kunyari, buto ng sibuyas. Sa isang kilong pula. Kukontratahin na ng kunyan, ng mananim. Bunot with tanim na yan. 10,000. Package deal. Yan na nauuso dito. Sir, sa araw 1-250. Tinatanong nila, kailan daw kayo magsasalang ng pagsusunla ng sibuyas? Next month pa, sir. Depende rin sa gusto ng ano? Panahon. Kasi ako, gusto ko nang makauna. Baka bukas, aararuhin ko na yung ano. Yung pagpupunlan ko ng sibuyas. Yan! Ito po si Mr. Oscar Delito. Yan po yung mga... Okay, Gilbert. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Yo! Maraming salamat sa inyong mga katanungan. Bye-bye. At magtanong lang bye-bye po kayo. Maraming salamat. At andito yung dalawang ano. Pupukpukin ko yung... 1-2-3 game. Sir, magandang umaga. Sir Paul ng Tiga San Jose. Ito na po yung resulta. Yung cabrio top. Ayan na po, makikita mo naman. Yung katanungan, aming sasagutin. Ito na po yan, Sir Ace Paul ng San Jose. Ayan. Cabrio top po ang ginamit ni Mr. Rustico Alvarez dyan. Ayun po, makikita nyo lahat. Ang bunga at ng bulaklak. Sir Ace Paul ng San Jose. Maraming salamat. Ayun!